Ang heneral ng Leyte at Samar na malabrusko ang pag-uugali, may tapang, talino at diskarte. Higit pa dyan ay may katapatan sa panunungkulan at karangalan. Siya si Vicente Lukban ay isang Pilipino na opisyal ni Emilio Aguinaldo sa panahon ng Rebolusyong Pilipino. Bago tayo mag-umpisa, ay pakisubscribe naman po ang aking channel para lagi kayong updated sa mga bagong video na i-upload. Si Vicente Lukban ay isang pinuno ng hukbong Pilipino at sa digmaang Pilipino-Amerikano. Ibinintang sa kanya ng mga Amerikanong mananakop ang masaker sa Balangiga, ngunit pinabubulaanan ito ng maraming historiador sa kasalukuyan. Bilang lider ng mga sundalong Pilipino, naniniwala si Heneral Vicente Lukban na ang pagsuko sa mga kaaway ay isang kayahiyang kaduwagan. Ang matapang na rebolusyonaryo ay pinanganak noong February 11, 1860. Isa siya sa anim na anak ni Don Agustin Lukban at Doña Andrea Rilles ng Labo, Camarines Norte. Nag-aral siya sa Eskwela Pia Publica sa Ateneo sa Litran. Pagkatapos ng pag-aaral at pagtatrabaho sa hudikatura, tumigil siya noong 1886 upang bunuin ang agrikultura at komersyo sa Bicol. Binuo niya ang La Cooperativa, popular na nagsulong ng negosyong kooperativa para sa taong bayang may abang kabuhayan. Bahagi ng tubo ng kooperativa ay palihim na ipinadala sa katipunan ni Andres Bonifacio at malaki ang naging tulong ni Lukban para matupad ito. Ginamit din ang kooperativa upang ikalat ang mga mitiin ng himagsikan sapagkat hindi naghihinala ang mga Espanyol sa mga kasapi ng kooperativa. Naging emisaryo din si Lukban ng unit ng katipunan sa Bicol. Dinakip siya ng mga gwardiya sibil sa isa sa kanyang mga lakad sa Maynila at ikinulong sa Bilibid. Lalong naliwanagan si Vicente sa kawalang katarungan ng pamalaang Espanya. Sumiklab ang himagsikan noong 1896 habang nasa karasil si Lukban at noong August 1897 pinakawalan siya at kaagad dumanig sa hukbong rebolusyonaryo. Kinomisyon siyang opisyal sa hukbo ni Heneral Emilio Aguinaldo at naging katuwang nito sa paggawa ng mga planong pantigma. Pagkalagda ng kasunduang biyak na bato, isinama siya ni Aguinaldo sa Hong Kong. Doon ay nag-aral siya ng agham militar sa ilalim ng isang pinunong Ingles. Pagkapahayag ng kalayaan ng Pilipinas noong 1898, pinadala siya sa Bicol upang pamunuan ng laban sa mga Espanyol. Pagkatapos ay tinalaga siyang heneral sa Samar at Leyte. Naging matapang na lider ng gerilya si Vicente sa digmaang Pilipino-Amerikano sa Samar. Nakasulat sa kasaysayan ng mga panalo niya sa Katbalugan, Katubig at Katarman. Sa hirap ng dinanas ng mga puti sa kamay ni Vicente, ay naghandog ng pabuyang 5,000 piso ang mga kaaway, madakip lamang ito. Noong December 31, 1899, ipinahayag niya ang sarili bilang bagong gobernador ng Samar sa ilalim ng unang republika ng Pilipinas. Nagipaglaban si Lukban sa hukbong Amerikano, ngunit kinailangan numatras. Nang inalok ni General Arthur MacArthur ng amnestiya, kapalit ng pagsuko, tumanggi si Lukban. Nang sumuko ang isang heping Pilipino na si Baldomero Aguinaldo, ang pinuno ng pwersang Pilipino sa Timog Luzon, ay lalong pinag-alab ni Vicente ang mga sundalong waray upang matapang na lumaban. Pinalakas niya ang organisasyong militar sa Leyte, kahit sumuko na sa mga puti si Ambrosio Mojica. Para kay Vicente, ang pagsuko ay dapat iwasan kung may iwasan. Para kay Vicente, ang matitibay lamang ang dapat na mabuhay. Ipinagpatuloy ni Lukban ang laban at ang Samar ang naiwang isa sa mga natitirang palabang lalawigan. Sa katapangan ni pinakita ni Vicente sa mga oras ng pagkikidigma, inirekomenda siya bilang tagapamahalang pangkalatan sa Bisaya at Mindanao. Nang madiskubre ni Captain Jackson ang kinaroroonan ni Vicente sa Katarman, ay nadagip si Lukban at kanyang mga opisyal nang nilusob ng Amerikano ang kanilang kampo. Nang sumapit ang panahon ng kapayapaan, binalaya siya at noong 1912 ay pumasok siya sa politika. Nagsilbi siyang gobernador ng Tayabas mula 1912 hanggang 1915. Muli siyang nanalo sa kanyang pwesto noong 1916, subalit hindi na niya naipatuloy ang termino. Dahil nagkasakit ito at namatay, pumanaw siya noong November 16, 1916 sa Maynila. Ipinangalan sa kanya ang Kampo Lukban ng hukbong katihan ng Pilipinas sa lungsod ng Katbalugan sa Samar, ang Katapangan, katapatan sa panunungkulan at karangalan sa oras ng digmaan, ay kalakip sa katauhan ni Vicente Lukban. May tuturing siyang totoong bayani na alinmang kapanahunan.